guys! Welcome back again sa aking maliit na channel. Ayan, sa mga bago pa lang po na nakadalaw sa aking channel, baka naman may bigay na ninyo ang munting kahilingan ni Manang The Being na isubscribe siya. Mag-like, mag-comment at i-share na rin paminsan-minsan. So guys, ayan, andito tayo ulit. Dahil, ayan, pwede bang samahan ninyo ang aking asawa na magluluto? Ayan. Magluluto siya, guys. At ano ang kanyang iluluto? So, base sa, nasabi ko na rin sa aking title dyan at alam ko nabasa na ninyo, ang kanyang lulutuin ay papait. Tinatawag na papait doon sa amin kasi sa Ilocano, ang tawag namin doon sa gulay na ito ay papait. Bakit? Bakit siya tinawag na papait? Kasi nga mapait siya, kaya tinawag na papait. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito, guys. Hindi na rin ako nag-Google kung anong ibig sabihin nito. Kung ano ang Tagalog nito. Itong dahon-dahon na to. Na napupulot lang sa kung saan. Dahil naalala ko to, guys, nung ako ay maliit pa lang. Nung ako ay bata pa, musmus pa, kumbaga. Doon sa bahay namin, sa aming bakuran, kung saan-saan lang tumutubo itong dahon-dahon na ito. Kung saan-saan lang siya gumagapang. At makikita mo sa mga bakuran, lalo na kapag katang-ulan na, umuulan-ulan, ayan, tumutubo siya, madali lang siyang tumubo. So, itong gulay na ito, eh, pwede siyang anuhin, pwede siyang ulamin. Kaya nga ito nga, niluto ng asawa ko. Actually, parang sa lugar lang namin nakatikim yung asawa ko ng ganito, eh, itong papait na to. Dahil, alam ko, kasi yung asawa ko, guys, isa siyang Kapampangan. So, hindi ko alam kung kinakain din nila ito. O ako lang ang nag-introduce sa kanya dahil nandun na nga sila sa probinsya kasama yung mga aking mga anak dahil lumipat na nga kami dahil sabi ko nga dati nasa Cubao kami at doon kami nakatira. Dahil nung nag-abroad na ako, dito na ako sa abroad, inilipat ko sila sa aming probinsya, doon mismo sa aking lugar. Ayan, so may mga gulay na siya na alam nyo yon yung hindi pa niya natitikman. So, natitikman niya doon at naluluto niya. Hindi naman kasi masilan yung aking asawa, guys. Ang magkakaproblema lang niyan, eh, yung mga bata. yung mga bata, kasi syempre kapag sinabing gulay, lalo na kapag hindi sila sanay na kumakain ng gulay, talagang lulutuan mo ng ibang mga putahe o ulam. So, ganun na nga, guys. Ayan, magluluto ngayon ang aking asawa ng papait. Yan. Para kasi siyang ano eh, ang lasa niyan, guys, hindi naman siya magkahawig sa ampalaya. Mas more na mapait kasi ang ampalaya kesa sa papait na to. At itong papait na to pala, guys, pwede na rin siyang i-garden. At talagang pinagkakakitaan sa parting norte. Yan, parting norte kasi parting norte kami, Tarlac, kumbaga. At ginagarden nila ito at binebenta sa mga palengke. Yan. Mabenta din to, guys, kasi nga sa mga parting Ilocano, ayan, hindi lang yung mga Ilocano na mahilig, basta sa parting norte, mahilig kasi silang mag-ulam ng ganito. Kasi nga naman, masustansya, basta, di ba nga, pagkadahon-dahon, talagang masustansya. So, hindi ka magsisisi na ulamin to kasi nga, masustansya siya. At ayun, at napahaba na ako, dating gawe, na kapag ka nagdaldal si Manang ninyo eh, napapahaba ang ating kwentuhan. Ayan. So guys, ayan, samahan nyo ang aking asawa, ayan, na magluluto. At soon nga, guys, ay makikita nyo na sila dahil isasama ko na sila sa aking vlog. Ayan, damay-damay na to, guys. Diba nga? Sa ayaw at gusto nila. Ayan, diba? Damay-damay na to, ayan. Pasimono yung nanay na mag-vlogger eh, no? Ayan. Dahil nga, alam nyo naman ang buhay namin dito sa abroad, ito lang yung aming pinagkakalibangan, kumbaga, para naman yung aming homesick maibsan kahit papaano sa ginagawa namin ito. Ayan. So, guys, ayan. Tara na. At mapapahaba na naman tayo. So, let's start na, guys. Start na. Ito, magluluto tayo ng gulay. Ang tawag dito ay papahit na gulay. Ito. Dahil sa probinsya, maraming gulay, sari-sari. Ayan. Masarap na gulay ito, papahit. Paborito ng mga Ilocano sa aming lugar. Ito ang sibuyas. Ito rin ang napupulot din namin, sibuyas. Yan namang lagyan natin ng tapi, bawang,
Yan po ang ating lutuin, papahit na gulay. Yan po, bagong pitas. Ito na, nakaready na ang ating papahit na gulay. Yan, nahimay na natin. Ito yung mga rekado na nahiwa-hiwa na rin. Natin ang bawang. Natin ang sibuyas. Lagyan natin ang kamatis. Lagyan natin ang ating alamang. Ito, lalagyan natin ng ating papahit. At lagyan natin ng tubig. Ayan. Yeah.
Ayan po, hintayin natin maluto. Sabi niya na huwag daw halu-haluin gaano dahil baka pumahit. Dahil para po siyang ampalaya, daw ng ampalaya ang pahit. Ayan, lagyan natin ang baking. Tak. At ating pong takpan. Ito. Ito, luto na ang ating papahitan. Papahitan. Ito ang gulay na papahit. Hindi pinapahitan. I-serve na natin mamaya ang ating papahit. Ayan na, luto na ang ating papahit na gulay. Ayun na nga, nakapagluto na yung aking asawa. Ayan, ready to serve na. At sila ay magkakainan na. So guys, maraming salamat sa inyong panunood. Sa walang sawang panunood. Ayan. Huwag niyong kalimutan guys ha. Baka hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Please do subscribe naman. Ayan. So maraming salamat. Hanggang sa muling pagbablog. Ito po muli ang inyong Manang Dabing. Ayan. Love. Mama chup-chup. At mag-ingat po tayong lahat. Ayan. Bye-bye. Bye.